thank you so much sa pag-click nitong video na to. You know what? I'm so excited sa aking vlog for today because hindi basta-basta itong aking mga celebrity na ipapakita dito sa aking vlog for today. Sila po ay mga bigating artista dito sa ating bansa. Wow! Ang apat na reyna ng pelikula, ng showbiz, at nako, ngayon, I'm so excited because nasa vlogging na rin sila, nasa YouTube na rin sila. So, walang iba kundi ang ating megastar, Miss Sharon Cuneta, at ang ating superstar, Miss Nora Honor, and sa ating diamond star, Miss Maricel Soriano, at ang pinakabunso sa kanila sa vlogging ay si Ate V, Vilma Santos Recto, ang ating star for all season. Ate Shawi po ay pumasok sa vlogging noong 2018 ng July at meron na po siyang 349 subscribers. At si Ate Nora Honor naman po ay meron na siyang 73.9k subscribers. Pumasok po siya sa vlogging noong October 2020. At si Miss Maricel Soriano naman po ay noong July, ngayong taon lamang, 2021, at meron na siyang 28.7k na subscriber. At ang pinakabago lang po ng sa pagbablog ay si Ate V, na ngayong September 26 ng kanyang first episode at meron na siyang 66.7k subscribers. So, palakpakan po natin sila. So, I'm so excited po. Actually, ako po ay nanonood sa kanilang mga vlog. That's why matagal-tagal din po akong hindi nagpa-vlog at na-inspire po ako sa kanila. Po ay talagang na nakapagdagdag ng excitement dito sa YouTube, no? So, ang mga dati natin nakikita sa pelikula, hindi ito basta-basta, hindi sila basta-bastang artista na nakikita lang natin kahit saan. Pero ngayon, guys, they will, I know they will do vlogging almost weekly at napakaganda ng kanilang mga content. So, sa kanilang YouTube channel, si Ate Shawi, pinapakita niya doon na kung paano siya mag-handle ng kanyang pera and nagpapakita rin siya doon ng mga cooking, kung paano siya mag-cook. Ganun din po si Ate Nora. So, meron din po doon nakakaantig ng puso isang vlog niya po na nagbigay siya ng kanyang lupa, share sa lupa sa mga magsasaka. At in time, also kay Ate Maricel naman is all about sa kanyang childhood. So, na pagiging regal babies niya. Kay Ate V naman is for the first time at sa pinaka first vlog niya, pasabog talaga dahil pinakita niya ang kanyang mga trophies. At nakaka-touch din dahil doon sa video na yun napakita na sa lahat ng trophies na natanggap niya is yung dalawang anak niya ang pinaka-grabbing trophy na na-receive niya. So, talagang nakaka-touch. That's why sa aking pag-observe at pag-follow sa kanila, talagang dito ko nakita kung bakit hanggang ngayon nandiyan pa rin sila. So, guys, please support natin, guys. Silang apat, guys. So, I know you will. Talagang grabe, laksang-laksa talaga yung mga fans, no, ni megastar, ni superstar, the diamond star and star fall season. So, guys, also please subscribe to my YouTube channel and please hit the bell button para palagi ka rin updated sa aking mga videos. And guys, please comment down below what's your favorite top 5 movie so that I can make it also a one of my vlogs, guys. So, at the same time, kung ano yung mga trophies nila, no, mga achievements nila, para pwede ko rin siyang idagdag dito sa aking channel. Ayan, guys. So, ipapakita pa sa inyo some of my collections. Okay, so, ito talagang, nung bata pa ako, nung nakita ko to, talagang na-amaze talaga ako.
actually narinig ko na before ang Nora, Vilma, Sharon, and Maricel. So, this one, si Ate Sharon at si Miss Maricel Soriano. Then, dito naman po sa kabila, si Ate V at si Nora Onon. Yan po. So, dito po makikita po, mababasa dito sa magazine na to kung ano yung mga differences nila, no? So, si Miss Sharon Cuneta is the darling, and si Miss Maricel naman is the Taray Queen. Santos is a fair skin, and si Miss Nora Honor naman, siya naman yung typical na plain Jane. Okay, pero grabe din siya sa masa, no? So interesting talaga to. Then this one naman, ito naman is yung sa Regal Babies naman. So, si Ate Maria, this one. So, sa susunod ko ng mga vlog, so, ipapakita ko na lang sa inyo. So, ngayon, medyo, ano na lang muna ngayon, pasilip lang ng konti sa aking mga, ano, sa kanila. So, this one, si Ate Nora. So, this one, Rig. If you still remember, so sana ako ay naabutan ko tong kasagsagan nitong 70s and 80s. So ako po ay pinanganak noong 1991. So medyo actually sikat na sikat pa rin sila kahit noong 90s and even 20s, 2000. Sikat na sikat pa rin sila, pero sana naabutan ko yung time nung grabe yung halos nag-aaway-away talaga yung mga fans, no? Kasi nandito rin mismo sa mga magazines. Nakalagay din dito sa mga magazines. Sa susunod ko po na vlog ay ipapakita ko po ang ano po yung mga nilalaman nitong mga magazines na hawak-hawak ko ngayon. So, meron pa dito kay Ate Sharon, Diva. How I love this. So, wala nang ganito ngayon, no? Basa ko dito, halos sa isang taon, take and make 10 films a year. So, di ba, usually ngayon sa time namin, sa panahon ngayon, sa isang taon, isang movie, or baka after 2 years pa ulit magka-movie yung isang artista. Pero kanila, 5 to 10 movies, oh my God. So, talagang grabe. Kaya grabe din ang kanilang rivalry, ang kanilang tagisan. Siyempre, ang mga tao, kung kanino sila manonood that time. So, talagang nakaka-proud. No? So, I know kayo dyan, habang sinasabi ko ito, nare-reminis nyo at naaalala ninyo yung time na to. All about Maricel and Edu. So, hopefully, on my next vlog, babasahin ko to or konting chika dito sa mga magazines. Actually, I have also a lot of magazines there. Tapos dito pa. So, on my next vlog, please help me guys to know them more. These 4 biggest stars sa ating bansa. Please guys, so comment down below kung ano ba yung, I'm so excited, kanilang mga movies. Actually, I watched some of their movies, but please guys, no, help me to mas makilala ko pa po sila. I'm also a collector ng kanilang mga movies and CDs. For me, they are gems na kailangan sila ma-preserve, even yung Sagip pelikula. I'm so happy. Actually, yung Sagip pelikula, napakasaya ko na na-re-restore yung kanilang mga movies. So, ngayon naman, papakita ko sa inyo ito. This yung 40th Mega Philippine Tour ni Sharon, na nanood kami ng aking mama. So talagang napakaganda ng kanyang boses. So hindi lang siya sa CD, kundi mas lalo na pag live. So ito naman ang aking superstar series. So ito ay dalawa. Ito dalawang CD na dito sa loob. So sa susunod na aking vlog, papakita ko sa iyo. Ito yung DJ Pet pinakaunang album ni Sharon Cuneta. Kung ikaw ay Sharon yan, ito naman ay Atchay. Talagang grabe, napakaganda ng story na to. So, ito ay directed by Eddie Garcia. So, El Presidente, Sharon,
Ito na, ito naman yung some of mga songs dito is doon sa Bukas sa Luhod ang Mga Tala. I have also a Christmas album. Actually, marami akong, meron pa ako nitong mga Christmas album ni Ate Guy na nandito. So, para hindi humaba yung video natin. So, this Ate Sharon. This one. So, syempre, meron din po ako Ate V na CD, Coneta Show, meron pang Superstar, meron pang Maria Maria, Maricel Live, VIP. So talagang kung anong meron sa isa, meron din, di ba? So talagang they are competing, no? Kaya that's why they are still here. Hanggang ngayon sa YouTube. Yung extra, and then ito, The Healing. So this one, Biktima. So I really love this movie. This is Soriano Collections. Yes. Guys, please to comment guys kung ano pa yung gusto nyo makita dito sa aking YouTube channel. Comment down below what's your favorite movies ni Ate Shawi, ni Ate Guy, ni Ate Maria, at ni Ate V. Please do comment down below. I love you so much, guys. Please spread love and kindness. Stay safe and be nicer. I love you guys. Bye. See you next time. Mwah. Mwah.